Good afternoon, everyone. Good afternoon, GAS, UMS, and then ABM. So for today, lesson 10 na tayo. I mean, chapter 10, which is method, machine, materials, and manpower. So yung tinatawag na 4 M's of the operations. So yun, yung chapter 9, i-upload ko na lang sa YouTube. Ayan, and then sa paper. Ayun, medyo madami-dami tayong chapters no sa entrepreneurship. So nasa chapter 10 pa lang tayo. Pero mga meron pa tayong hanggang chapter 14. So ayun, kaya medyo kinocompress ko. So yung chapter 9, upload ko na lang sa ano sa paper. Pero ano lang naman 'yon about brands, no? Kung paano mag-i-establish ng brand and how to protect the brand. Ayun. So, again, for the announcement, May 29, Saturday ata yun, Saturday, or the last Saturday ng May, final consultation. Final consultation na to, no? Yan. And then June 5 ata, basta first Saturday ng June, ano na tayo, defense na or the presentation ng business plan. So for the final consultation, ako muna yung magpe-present and then i-check natin, magkakaroon ng mga revisions, ganyan. Pero pag nasabi ko na yung mga dapat i-revise, hindi ko na siya i-check. Bali parang makikita na lang natin siya sa ano sa presentation niyo na no yung mga na-suggest kong dapat baguhin. Ayun. And after that day wala na akong i-check pa or ipapa-revise. So kita-kits na lang sa presentation ng business plan niyo. Ayun. So yung business plan natin for this fourth grading, dalawa yung activity na equivalent noon. For the content, yung pinaka-business plan nyo mismo, 100 yung equivalent nun sa written works natin. So yun, as long as magpasa naman kayo, yung group nyo, sure naman na hindi na ako magbibigay ng mababang grades doon. No? Actually, yun nga yung humatak sa iba, yung ginawa nating business plan ng third grading, ayun din yung humatak sa ibang tao, na, sa ibang estudyante na hindi masyado nagsasagot ng paper, no? Ayun. And then, yung isa namang equivalent nun, yung presentation nyo, yung how you present your business plan in Zoom. Ayan, so open cam yun. And ihanda nyo lang yung video nyo for the chapter 3. So, kahit hindi nyo na siya i-discuss, yung video na lang, yung na-create yung video, okay na yun for the chapter 3. Ayun, so parang doon pa lang malaki na din yung impact niya kasi makakatch yung attention ng mga panelists or yung mga observer natin. Ayun, so for the business plan presentation, ang ipipresent nyo mula chapter 1 hanggang chapter 5, no? For the other strand, maliban sa ABM, ayun, chapter 1, 2, 3, and 5 lang. Pero for the ABM, since required sila na mag-present ng financial statements or yung mga financial forecast, ayun, sila lang yung magpe-present nun. Pero the rest of the strand, ano lang, yung chapter 1, 3, and 5. Ayun, medyo technical kasi or medyo mahirap-hirap kasi din yung, ano, yung chapter 4, no? Yung mga financial forecast. Kasi gagawa tayo ng mga financial statements, mga projections, ganun. Which is, natake lang ko siya sa mga specialized subject ng ABM. Okay, pero i-discuss ko din siya, pero mga overview lang para hindi tayo mahirapan, no? Ayun. And also,
announcement din sa third grading natin. Yung mga first time score lang yung ni-record ko doon. First time score. And yung mga hindi pa rin nakakasagot, yung as in wala talagang nasimulan doon, pwede pa kayong magsagot, no? I-record ko pa rin siya sa fourth. I-record ko pa rin siya sa class record. And then i-reflect pa din naman siya sa fourth grading na release ng card. And for the fourth grading naman, ayun, highest score naman yung i-record ko, no? So, kahit ulit-ulitin nyo, hanggang ma-perfect nyo, okay lang sa akin, mas better, no? And aside from that, yung sumali sa OOTD na summer outfit, and then yung TikTok na challenge, so, TikTok plus 10 yun sa performance test tsaka written works. And then, yung bumili ng at least 2 tickets, again, yung bumili ng at least 2 tickets, automatic meron silang perfect na isang activity or assignment, no, sa written works or yung nasa Clipper. And then, any excess dun sa 2 tickets na yun, plus 10 lang din siya sa mga written works natin. So, syempre, di ba, inalaw ko na kayo na ulit-ulitin nyo yung exam nyo, yung assignments nyo. Ayan, yun na yun lahat. Lahat ng nirelease ko, yun na yun. Hindi na ako maglalabas ulit. Hindi na ako magre-release pa. So, meron kayong mahabang time para i-perfect lahat-lahat yun. Ayan. So, any excess doon sa mga points natin, syempre, ang dami nating points. Eh. Meron ng OOTD, meron pang TikTok, tapos may plus 10 pa sa tickets if in case na more than 3 yung nabili natin. Ay, more than 2 tickets yung nabili natin, may plus 10 ulit. Tapos sa magiging best sa video creation ng marketing mix or yung chapter 3, plus 10 ulit yun. Ayan. And at tapos meron pang plus, meron pang 100, no? Pag naging best presenter kayo or best in presentation, and 100 din sa business plan content. So, kunyari, na-perfect nyo yung mga assignment nyo, naging best in presentation pa kayo, naging best in business plan pa kayo. Ayan. And then, meron pa kayong mga excess sa tickets and sumali kayo sa mga iba't ibang activities pa. So, yung excess nun, idadagdag ko sa third grading if in case na medyo mababa yung grade natin doon or hindi pa naman kayo sagad, no, sa 100 na grade for the entrepreneurship. Okay? So, ayun, ma-adjust pa yung grade natin sa third grading. So, yun, sagutan lang natin yung mga assignment natin. Huwag nang tigilan hanggat hindi nyo na perfect. So, yung lahat ng excess natin nang sa sobra, eh, idadagdag ko sa third grading para hindi masayang yung mga points. Okay, any question regarding that? Okay, so pili lang kayo, no? Pili lang kayo ng at least 2 or 3 representative each group. Yung representative nyo, yung magpe-present ng business plan nyo, perfect na yun sa 100 na siya dun sa activity na yun, sa performance task. Okay, so business plan na content na lang yung poproblemahin niya. Okay? Ayun, so yun, nagsend ako ng announcement din sa grade 12 na GC. So, send nyo lang dun sa email yung business plan nyo. Pero, i-check na natin siya sa final consultation. Okay? And then, yun, prepare nyo na lang din yung video nyo. Pero, hindi naman siya required. Pero, yun nga, may impact din kasi siya. Ayun, mas better pa rin na mag-create kayo para makatch nyo yung attention nung observer natin or yung panelist nyo. Okay, so yun, start na tayo. So chapter 10, 4 M's of the operation for our lesson 1. And so aside from making a unique distinction of a product through branding, what else should an
an entrepreneur need to focus on. So, di ba kanina na-discuss na yung branding, yan, isa sa pinakamahalagang strategy, no? And dapat bigyan ng focus ng mga entrepreneur yung pagkakaroon ng magandang reputasyon sa brand, and then catchy na brand. Ayun, yung may magandang brand image. So, aside from that, meron, ano pa kaya yung mga focus ng entrepreneur? Yan. So, dito papasok yung 4Ms natin. So, aside from brand, ayan, yung method, machine, materials, and manpower, dapat bigyan din ng pansin ng mga entrepreneur. Ayan. So, at the end of this lesson, we should be able to describe the 4Ms of the operations of a business. Okay, so parang internal to, no? Internal yung mga factors na to. Okay, so we have the following questions. What are the qualifications that you will consider in hiring an employee for your business? Ayan, sa business plan nyo, ano-ano kaya yung mga qualities or qualifications or mga characteristic ng employee na gusto nyong i-hire doon sa business nyo, no, na gusto nyong itayo. Ayan. How will you ensure the success of the production of your product? Ayan. So, gagamit ba kayo ng latest na technology or nakadepend sa manpower nyo? Ayan. And then, meron na ba kayong documented na process or yung method na tinatawag para makapag-produce kayo ng may quality na product or services? How will you ensure the continuous availability of the raw materials needed for the production? Yan. So, paano natin ma-assure na continuous ang availability ng raw materials? Meron ba tayong mga alternative na na source ng ating raw materials? Kunyari, if in case na magsara yung pinaka main supplier natin, meron ba tayong backup? Yan. So, dapat meron, di ba? Yan. So, for the method, or yung tinatawag nating process, yan, method refers to the process that is strictly followed in the manufacturing of a business product. Yan. So, ito, ayan, madalas itong ginagawa ng mga top management, no? Yan. We start from the supervisor to upper level, no? Sila yung gumagawa nito. So, ito yung process mula sa pinaka-input natin hanggang makarating tayo sa pinaka-output natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, merong mga left and right. Ayan. Meaning, ito yung mga yes or no. Ayan. So, kunyari, sa work ko, ayan, as accountant. So, ang mga inputs natin, maaaring mga bank statements. Ano na lang kaya? Ayun, okay, mga bank statements. So, paano pag hindi available yung mga bank statements, anong gagawin natin? Move ba natin yung deadline? Or mag-query ba tayo sa mga clients natin? Ganon. So, ito, itong method na to dapat detailed siya na merong mga scenario na meron pa rin solution, no? So, for example, sa business nyo, ayan, yung pinaka-input natin, yung mga raw materials natin, no? So, kailangan, available ba yung raw materials? Ayan yung pinakaunang nasa box, no? Available ba yung raw materials? If yes, continue lang sa next step. If not, ano yung mga reasons kung bakit? And ano yung mga gagawin nating solutions? So, maghahanap tayo ng, look for the alternative sources of the raw materials. Yan. So, yun yung isang step, no, kung hindi siya available. Pag yes naman, proceed lang to the next step. So, kung ngayon nasa next step na tayo, ano yung unang gagawin? So, prepare natin yung mga raw materials. And kung ngayon milk tea kayo, ayan, prepare natin yung mga raw materials. Ayan. And then, available ba yung
manpower natin to do the process or to do the method of creating the milk tea. So if yes, next step na ulit. If not, bakit hindi available? Baka kulang yung tao natin. So we need to hire, no? Ganun. And then we need to check the attendance. Baka kulang yung tao or walang pumasok, no? So yon. And then hanggang makarating tayo doon sa pinaka-output natin na makaka-create na tayo ng milk tea. Okay? So hindi lang siya single way, pero meron siyang mga yes or no din, ganun. So 3 elements of manufacturing, we have the input. Ayan. So this refers to the materials and ingredients that are being used in creating the product. So yon, ito yung mga raw materials. Actually, kasama din dito yung mga machine. Ayan, yung tinatawag din nating mga equipments din, no, in creating the product. So hindi lang mga raw materials. For the process, ito yung detailed na steps on creating the ingredients or creating the product or the services na ino-offer natin. And the output, ito na yung final product that is intended to be sold, yan, to the target markets or target customer. Yan. So what are the recommended sites in product manufacturing? So we can be home-based, yan, manufacturing site option. Pwedeng home-based. This site option is highly flexible and the cheapest among the three. So kung maliit lang naman yung ano natin, yung business natin, small pa lang or starting pa lang, pwede na tayong mag-home-based. Hindi na natin kailangan pang mag-rent ng warehouse or manufacturing na site, di ba? So pwede nang home-based. So bukod na sa mura pa siya, ayun, flexible din siya. Commercial space for rent. Ayan, so kunyari medyo lumagulago na yung business natin, hindi na siya kasya sa bahay natin, pwede na tayong mag-rent, no, ng place kung saan tayo pwede mag-create or mag-produce ng product natin. So, commercial space purchase. So, aside from rent, bibili tayo ng space. Yan. Kunyari, ayaw natin mag-rent tayo kasi kung mag-rent tayo, hindi naman natin siya makukuha, no, yung lupa. So, mas better na lang siguro na mag-purchase na lang tayo ng land. So, ito, ayan, kung napapansin nyo yung story ng Mercury kung bakit wala siya sa SM, hindi dahil sa meron silang issue dati, no? Kung narinig yun na yung issue, bakit kaya walang Mercury sa loob ng SM? Kasi ang sabi nila, managkaroon daw ng issue dati, si Henry C. and then yung pinaka-owner ng SM, yun daw yung dahilan kung bakit walang Mercury drugs. Nasa GC. Kung bakit walang mercury drug sa SM, no? So, ang totoong dahilan kung bakit walang mercury drugs sa SM, kasi bumibili talaga sila ng lupa. So, lahat ng nakikita nating mercury drugs na isolated or wala sa mall, ayan, binili talaga nila yung ano na yon, yung lupa na yon. So sa kanila talaga yon kasi ayun yung gustong mangyari ng may-ari ng Mercury Drugs. Ayun nilang temporary lang yung pwesto. So mini-make sure nila na sa kanila na yung lupa. Kasi syempre less expense na din sa kanila yon kasi may rent expense, eh. Di na sila kailangan magbayad pa ng monthly na rent, lalo na't mahal kung sa pwesto ng SM, no. And yun nga lang, syempre, pag bibili tayo ng lupa or ng pwesto, syempre, kailangan magkaroon tayo ng matinding pag-aaral, no? Kasi maaaring yung binili nating lupa, hindi pala siya feasible para sa ating business. So, malulugi tayo. Okay, so, gets na ba? And the manufacturing site and production schedule are determined based on the
projected demand. Okay, so hindi dapat tayo basta-basta magre-rent or bibili or mag-home base. So, ibe-base pa rin natin siya sa demand ng product na yun. Yung demand nung service na i-offer natin. So, kung feel natin or na-project natin na unti lang naman yung bibili, yan, syempre, nagkaroon tayo ng study eh, nagkaroon tayo ng survey, nagkaroon tayo ng yan, business plan. Yan. So, nakita natin na medyo unti lang naman yung bibili. Though may bibili, wag tayong susuko, no? Hindi naman laging unang bukas pa lang natin ng business, marami nang bibili. So, dahil unti pa lang siya, pwede tayong mag-home base. Yan. And then, pag medyo dumadami-dami, tapos, pero sapat lang yung budget natin, pwede tayong mag-rent. And then, kung medyo lumago na talaga siya ng bonggang-bongga, hindi pwede na tayong mag-purchase ng lupa. Yan. So, yun, nakadepende pa rin siya sa demand ng product or services natin. So hindi na dapat tayo bumibili, no, basta-basta ng lupa para sa ating business. So major manufacturing layouts. Ayan, so pag manufacturing yung ating business, ayan, so mula sa raw materials hanggang sa output natin, meron dapat tayong layout niyan. Ayan, yung mga machine, yan, kung kaya, kung ano yung unang papasok dun sa machine, yung mga ingredients muna, and then pinaka-last na part, yung mga packaging. So, nakikita nyo naman to minsan sa YouTube, no, yung minsan nag-video na sila ng detailed na mula sa pinaka-raw materials hanggang dun sa product, no. And medyo satisfying yung ano na yun, yung kahit 3 a.m. mo siyang pinapanood, papanoorin mo, no? Medyo satisfying yung ganung video. So first is the product focused. These facilities are pre-arranged according to the flow of the manufacturing operations. It is recommended for a job shop type of operations. Next is the process based. These facilities are grouped according to their function. So ito naman, more likely pag mga services to, no, or mga back office. So, nakadepende sa department, nakadepende sa ang ginagawa talaga nila. No? Kunyari, marketing department, hiwalay sa accounting department, hiwalay ang HR. Ayan. So, depende sa ano nila, sa job nila. While yung product naman, ayan, mula sa unang raw material hanggang dun sa pinaka-output na. Ganun siya hinahati-hati. So for the product production, highly volume but a low variety of products. Production cost, high fixed cost. Yan. And then for the process based, low volume but a wide variety of products. And then for the production cost, for the process based, costing estimate is done before the production process. Yan. For the equipment and labor for the product, may special purpose ng equipment. And okay lang sa kanila kahit hindi ganun ka-skilled yung labor or yung manpower. For the process naman, ayan, general purpose equipment. Yan, parang siguro Excel. Yan yung mga Excel na ano, mga computers. And then has skilled personnel. So sila na bahala gumamit ng ano na yun, general purpose equipment na yun. Pero kailangan skilled yung mga personnel natin. Scheduling of production, relatively simple scheduling. Ito naman complex scheduling kasi yun nga kailangan ng highly skilled na personnel and then general purpose din kasi yung equipment. And then medyo complicated din kasi yung services na pinaprovide nila. Okay, in determining a site, take into consideration the applicable standards as well as necessary permits required by the authorities. So hindi dapat tayo basta-basta lang nagtatayo ng manufacturing site natin. So kailangan pa rin talaga natin ng mga permits and yun nga, ng permission ng mga authorities. Kunyari, for example, ang business natin eh parang talipa pa or yung tinatawag na meron tayong process meat. Ayan, so meron tayong
ano, tayo yung nagpa-process ng mga meat yan, mga baboy, ganyan. So, kailangan talaga natin ng permits kasi baka yung mga kapitbahay natin magalit dahil dun sa amoy ng, na pinoproduce ng mga baboy, di ba? So, baka maka-effect yun sa health nila. So, yung mga ganun, kailangan natin ng permit or else baka ipasara to ng mga authority, lalo na pag may mga nagreklamo ng mga kapitbahay or mga kalapit na barangay. Example of process-based manufacturing layout. So, production of part A of the product. So, for example, sa mga computer, no, or ayan, mga technologies na ginagamit natin. Yan. Kaya, part muna. Part A, siguro yung mga monitor muna or mga ganun, no? And then, next naman yung part B of the product. Okay, another part na naman ng laptop, ganun, or ganon hanggang sa makompleto na siya, yan, i-assemble lahat ng parts. And then last part is the quality assurance, no, may taga-check ng quality ng product na yon bago i-release sa store or sa market. Okay, so next naman is the machine, no? From the method, pupunta naman na tayo sa machine. Machine refers to the tools, facilities, and system that are used to produce a product. So the machinery and equipment required can be identified after the manufacturing layout of the business has already been determined. So kanina, di ba, may mga methods na tayo, ganyan, and then na-layout na natin kung ano-ano yung mga required na process. Yan. So, madedetermine na natin kung ano ba yung applicable or appropriate na machine na kailangan doon sa process na yon. Okay, so for the information and communication technology, ito yung mga kailangan nating mga machines. Landline, mobile, computers, yan, POS machines, accounting and inventory software, and websites. Yan. So more likely, pag mga nasa office tayo, ito yung mga kailangan. Eh, no? Hindi lang for the information and communications technology as well as sa mga back office na departments such as yung mga marketing departments, yung mga accounting, mga HR natin. Yan. Sila yung gumagamit din sila ng ganito. Machines are not limited to physical equipment only, but can also pertain to new technologies. So, hindi lang talaga siya yung laptop lang or mga computers, mga printing machine, yung mga pang-scan. Pero ano din, kasama din dito yung mga software na ginagamit natin. Yung mga, parang application yung tinatawag din. Yung mga applications na dapat gamitin ng mga per department. Okay, so entrepreneur's responsibility in safeguarding the machine. So syempre, kailangan magkaroon tayo ng ano, no, ng standards kung paano natin mapoprotect yung mga machines natin. Lalo na ngayong panahon, ang daming mga hackers, no, lalo na pag gagamit tayo ng mga software. So, first one is protecting against fraudster. Training the employees in keeping the information confidential. So, yon, as an employee, isa sa mga kontrata na pinipirmahan natin bago tayo mag-start ng work eh yung mga ano agreement about sa confidentiality, yung mga informations na hindi dapat natin pinagkakalat, yan, yung mga informations na hindi natin dapat nilalagay sa social media. Ayan, as you can see doon sa Facebook ko, 'di ba, nakalagay doon yung company naka-confidential. Yun, kasi maaaring maging way yon ng mga theft or mga hackers na pasukin yung ano yung workplace namin. So constant updating and checking of software programs. So yon, dapat laging updated yung software natin, yan, ina-update natin. Yan yung alam ko yung Quipper, yung Quipper na application yun, nag-a-update din yan. So, dapat i-update din natin.
Yan. Isa rin yan sa mga ino-audit. Yan, ng mga auditors, kung updated ba yung permits natin, updated ba yung software natin, even the elevator. Ayan, chine-check din ng mga accountants or ng mga auditors yung ano nun, yung permits or kailan ba siya huling na-check ng mga engineers. So, yun. And assuring that there is a business continuity program, yan, BCP. Yan, isa yan sa pinakagamit ngayong pandemic. Lahat ng, halos lahat ng business nagkaroon ng BCP. Meaning, ito, ito yung plan or program ng isang business na kailangan na rin silang backup plan if in case na may mangyaring hindi inaasahan sa isang business. So for example, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng sunog doon sa doon sa office nyo, ano yung next na gagawin? Magre-relocate ba kayo? Ayan. And then ngayong pandemic, ayun, isa sa mga naging BCP ng mga businesses natin ay nag-work from home. So kahit anong mangyari, nagkaroon man ng COVID or nagkaroon man ng mga pandemic, tuloy-tuloy pa din yung work. So kaya kailangan ng isang business ng BCP. Yan, plano, backup plan if in case na may hindi inaasahang mangyayari. Appointing expert in charge of the business softwares and computers. So ngayon, isa sa pinaka-in-demand talaga yung mga ITs natin. Yan, yung mga software engineers natin. Ayan. So hindi dapat per department, hindi pwedeng walang IT, no? Yan, kasi sila yung taga-check ng mga softwares natin. Ayan, lalo na kung yari hindi nagana. Ayan, so na-encounter nyo siya sa Quipper, di ba? Meron kayong hindi ma-download na study guide. So, i-ask namin yun sa mga IT ng Quipper. Meron kayong, kung yari, tama naman yung sagot nyo, pero mali dun sa Quipper. Yan, i-ask din natin yan sa IT, no? Kung ano yung dapat gawin. So, yun, isa sa, nowadays talaga, isa sa pinaka-in-demand yung mga IT. Yan. Hindi sila pwedeng mawala sa mga department. Yan, present sila sa HR department, present sila sa accounting department, present din sila sa ano, sa mga marketing department. Having insurance coverage for the equipment. Yan, so dapat hindi lang life insurance ang meron kayo, no? Pag entrepreneur ka, make sure na meron kang insurance para sa equipment mo as well as sa business mo din. Yan, so yun, kung mapapansin nyo, bigla-biglang yung naalala nyo yung doon sa Star City ata yun. Diba, may nasunog na part doon. So yun, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun, maaaring merong personal interest sa insurance kasi may makukuha sila doon, no? Yun. So, yung mga ganong malalaking businesses, may mga insurance yun. So, kaya okay lang na may mangyaring hindi maganda sa business nila. So, pag magkatayo tayo ng business, make sure na insured tayo. Lalo na this pandemic, no? Maraming nagsara ng business. Pero yung iba, nakaka-cope up kasi meron silang insurance for this kind of event. How are materials important in operating a business? Yan. So aside from machine, meron na tayong materials naman, no? So materials refer to the raw items that are used in creating a product or performing a service. So kanina, di ba, meron na tayong method and then nagkaroon tayo ng machine. Ngayon naman, ito na yung materials natin. Yan. So ito na yung mga raw materials. Ayan, mga quantity na kailangan natin, yung schedule ng delivery. Yan, yung mga backup suppliers natin. So, material requisition options. Manufacturing of own materials. Ayan, so maaring kayo na mismo yung mag-create ng raw materials nyo. So, for example, restaurant kayo. Ayan, and then may sarili na kayong mga poultry. May sarili kayong sakahan. Ayan, para hindi nyo na kailangan pa ng mga supplier. Kayo na mismo yung magpipitas, kayo na mismo yung magpo-produce ng mga meat and then yung mga vegetables and fruits na kailangan nyo for the manufacturing. Outsourcing,
Ayan. So, pwede tayong, ito naman, madalas yung ginagawa sa mga, yun, mga back offices din. And so, kung ang isang company, hindi naman sila ganun ka-skilled in accounting or hindi naman ganun ka-skilled in marketing, pwede silang mag-outsource. Meron namang mga businesses na nagpo-provide ng outsourcing services. For example, pwede kami mag-provide ng service for accounting since hindi ganun ka-skilled yung accounting nyo sa business nyo, so pwede kaming mag-provide ng service namin. Yan. Kunyari, kung hindi nyo afford yung software, hindi nyo afford yung system na ginagamit na para maging maganda yung performance ng business nyo, so pwede rin kayong mag-outsource. So, isa sa mga pinaka in-demand in outsourcing ay yung Pilipinas. No? Madalas talagang ina-outsource ang Pilipinas kahit sa ibang bansa. Kasi bukod sa mura yung labor dito, ayan, din, flexible din, tsaka may quality kasi yung service na pinaprovide ng mga Pilipino. Yan, lalo na sa mga call center, ayan, we all know na sobrang flexible ng communication skills nung nung mga Pilipino, no? So, purchasing own products from present suppliers. So, ito naman, manufacturing, naman to, yung mga gumagawa naman ng products. Yan. So, kunyari, wala silang sariling sakahan, wala silang mga poultry, paano na silang mag-supply or maghanap ng supplier nila? Yan. So, pag meron tayong main supplier, dapat meron tayong mga backup suppliers din. Yan. Pricing methods. Ayan. So, meron tayong cost-oriented pricing. Yan. So, yung pagpa-price natin ng product natin, depende sa nagastos natin. Ayan. So, ito yung pinaka-basis ng pagpa-price natin ng product natin. Okay. Competition-oriented pricing. Ayan. Dapat yung, ang ginagawa nila, hindi dapat nalalayo sa kalaban yung price nila, no? So, kunyari, 45 pesos yung ino-offer ng competitor nyo, dapat gawin mong 44 pesos. Yan. Kasi, baka tangkalikin nila kasi mas mura, di ba? So, yun. And, isa naman, demand-oriented pricing. Yan. Tumataas yung presyo at bumababa yung presyo depende sa demand ng product. Yan. Lalo na pag Halloween, yan, tumataas ang presyo ng kandila at bulaklak. Pag Valentine's Day, tumataas ang presyo ng mga bulaklak at mga chocolates at mga teddy bears. Ayan. And then pagpasukan naman, 'di ba? Dati nung wala pang pandemic. Pag malapit na ang pasukan, mataas ang presyo ng mga notebooks, pero pagdating ng pag nag-start na yung klase after a month, biglang mag 50% off sila. 'Yon. So 'yon yung mga factors ng pag-price natin, yung mga dahilan kung bakit tumataas or bumababa yung price. Okay. So manpower na, so again, 'di ba, una method and then pumunta na tayo sa ano ba yung sa isa? Machine and then materials. Ngayon naman sa manpower tayo. Ito na yung labor, no? Manpower refers to the human resources who will handle the business operations. Yan. So syempre hindi naman kayang mag-create ng product ng machine, no, by itself, no. Kailangan pa rin ng mga operators noon. Kahit gaano pa yan ka highly technical or kahit gaano pa siya ka kaganda nung ng mga machines mo. So kailangan pa rin ng mga operators noon. So, qualification standards, manpower, ayan, experience, and then academics. So, if you are a business owner, how will you utilize the 4Ms? Yun. Okay, back tayo dito sa mga, sa manpower. Ayan. So, isa sa mga qualifications, yung mga academics, and then yung experience, and then manpower. So, yun, isa sa mga issues, yung, maraming mga businesses na kailangan pa rin ng experience, eh marami pa naman tayong mga fresh grads. Ayan. And then yung academics.
though mababa magpasaldo ang Pilipinas, pero gusto nila graduate talaga yung nag-ano, graduate yung hinahire nila. Lalo na pag medyo medyo kailangan ng na medyo complex no yung ano, complex yung process. Ayun. So if you are a business owner, how will you utilize your 4Ms? Yan. Okay, pwede nyo itong sagutan sa bahay. Yan, para lang review. Okay. So, next lesson naman na tayo. Okay, so ano pa rin tayo? Method, machine, materials, and manpower. Product description and prototyping. So what is the best way to describe your product? Ayan, anong best way para ma-describe natin yung product natin? Siyempre, kailangan natin ng prototype. Hindi lang pwede siyang descriptive lang or essay form lang. No? Mas better pa rin ng meron tayong talagang physical na example ng product natin. So yun, pag nanonood kayo ng mga teleserye, di ba? Pag pinipresent nila yung prototype ng product nila, meron talaga silang ano, finished na product ng ano na yun, ng product na yun. Create a product description and prototype for a product. So yun, aside from description, dapat meron tayong prototype. Ayan. Dahil pandemic ngayon, di tayo makakapag prototype, no? Ayan. Kunyari, yung mga sa mga milk tea, kailangan, kung face-to-face man, kailangan talaga meron kayong prototype ng product na yun. No? May milk tea talaga. Ayan. Yung iba naman, yung sa may, sa gas ata yun, yung may banana. Ayan, dapat ma-prototype nyo din yung banana. Ayun. Since ano lang naman tayo, online. So, yun. Puro imagination na lang muna tayo. So, yun. Have you ever experienced buying a product online? How did you know the features of the products you are going to buy? Yan. So Shopee, di ba? Ang ganda-ganda minsan ng picture. Pero pagdating sa'yo, parang iba. Parang iba yung dumating sa'yo. Yun. How do sellers describe their products to encourage their customers to buy? So yon, di ba, aside from the pictures in the Shopee, may nakikita tayong mga product descriptions. Kung ano-ano yung mga functions nun, ano yung size, ano yung mga available na color, ganun. So how do entrepreneurs know if their product is for mass production? Ayan. Paano natin madedetermino kung pang maramihang production ba yung ano, yung product natin. Okay, product description is a format of presenting information about a product. So the purpose of creating product description is to supply the customer with important information about the features of the product. So at least kahit papaano rin siyang information ng product na marireceive niya. So how will the business satisfy the needs and wants of its customer? So product features are the characteristic of the product that describe its appearance and capability. Yan. And then must be presented effectively to achieve business objectives. So yon, isa yun nga sa pinakamagandang way to present is yung chapter 3 natin is yung video. Yung i-create natin yung video. So yun, hindi na nila kailangan magbasa kasi ang mga tao minsan tamad magbasa, di ba? Yan, tamad din
mag-search, no, kung ano ba yung background ng product natin. So, pinaka-effective way is video. Yun. Design can improve the marketability of the product through its appearance. A distinct design may differentiate the product from others in the market. So, pinaka-best way din is yung ano natin, yung design natin is trendy. Kasi ang mga tao ngayon mahilig mag-picture ng product na binibili nila. No? So, pag maganda yung packaging, maganda yung logo, maganda yung ano, yung kulay na ginamit natin doon sa product natin and then na-picturean niya yun. So, maaaring maka-attract tayo ng mga customers. Ayun. Minsan kasi, for the purpose of picture or sharing lang sa social media. So, better na yung mga products or services natin. Ano siya? Good for the social media, no? Color is important consideration for products. The use of the right color combination is appealing to the customers. Yan. Choosing the right color. Product quality is the collection of characteristics of a product that contributes to its ability to fulfill the need and meet the requirements of the end user. So, aside from the design and the color, ayan. So, dapat hindi lang natin ma-attract sila dahil sa kung ano lang yung nakita nila, no? Dapat, pag na-receive na nila yung product na yun, dapat may quality, no? At para bilhin nila ulit yun. Kasi pangat naman na, ay, na-attract lang siya kasi maganda yung design, maganda din yung kulay, pero walang quality. Hindi na sila bibili ulit, no? Parang nangyayari, bumibili lang yung customer sa'yo kasi maganda yung design and yung color, no? Pero yung quality, hindi. So, mga one-time ano lang yun? One-time buyer lang yun. Product warranty, especially sa mga technologies. Yan yung mga gadgets na bili-bili natin. Dapat may warranty. Yan, just to make sure na na safe and valued yung customer natin. How to write a product description that may encourage customers to buy. Ayan, dun sa chapter 3 nyo, dun sa may mga product, ayan, may mga product description din doon. Ayan, at least kahit isang sentence lang, at least magkaroon sila ng idea kung ano ba yung dapat nilang bilhin or ano ba yung binibili nila. Ayan, so guidelines in writing a product description, define the buyer persona, create a list of features and benefits, define the tone of voice, especially pag mga video na, no, or parang commercial, no. And create a scannable format. Yan. Aside from video, pwede rin tayo mag-create ng flyers, yung gano'n na tinatawag. And then write the first draft, edit the draft to boost the persuasiveness. And for example, a businessman who sells bags online creates a description of his product to create or to attract customers. And so for example, ano daw siya, yung product na yun na binibenta niya, L shoulder bag, synthetic leather, nylon lining, slip pockets and zip pockets. Sa exterior, meron tayong back zip pocket, dual grab handles and adjustable cross body strap. Ayun. So, tip, make the product description easy to scan by including bullet points to attract attention to key points and a few sentences to encourage the customer to buy the product. Ayun. So, better na naka-bullet points para madaling basahin. Ayun. A prototype. Yan. So, prototype is the working model of entrepreneurial ideas for a new product. So, ito, kailangan talaga natin ng prototype. No? Hindi pwedeng puro imaginations lang. Hindi pwedeng puro description lang. Kasi mamaya, ang ganda-ganda ng description natin, ang ganda-ganda ng idea natin, pero hindi natin siya kayang i-create, no? Yan. Hindi natin kayang gawin yung physical, yung physical na product na yun. Baka imposible pala siyang gawin. So,
para ma-prove natin sa mga investors, sa mga shareholders natin, yung product na naisip natin ay ano naman, possible naman siyang gawin. So, kailangan natin magpakita ng prototype. And so, how do entrepreneurs create product models of their ideas? Functional prototype. Now, this type is designed to imitate the function of the real product as close as possible, no matter how different it may look from the actual product. Display prototype. This type is designed with more focus on the appearance rather than the function. So yon, yung kanina, functions siya. And kung paano siya gagamitin, no? Ayun, kahit gano'n pa siya kahirap, kailangan mo nang makreate yon para to make sure na possible yung product na yun. Well, yung display naman, parang ano lang siya, example lang, pero hindi naman siya nagagamit. So parang makita lang natin yung appearance. Lalo na, di ba, pag sa mga ano, katulad siguro ng Goldilocks or yung mga cake na store or yung mga restaurant din na meron silang mga prototype ng product, pero hindi naman talaga siya edible, no? Nakita lang natin na ano, na ito pala yung sample nun. Mukha siyang pagkain pero hindi naman pala siya pagkain. Ayun, ganun yun yung mga display prototype. At least magkaroon tayo ng idea kung gaano ba siya kalaki. And then, kung edible ba talaga siya, I mean, kung masarap ba talaga siyang kainin in just one look, no? Miniature, ito, is a smaller version of product that is focused on the functional and display aspect of the product. Ito, madalas itong ginagawa pag, ano, sa mga bahay. Yan, yung mga maliliit na samples ng, ano, ng bahay. Tapos, magbubuksan natin yung bubong, makakita natin yung mga, ano, mga division ng bahay, kung saan natin pwedeng ilagay yung kama, kung saan natin pwedeng ilagay yung sala, ayan. So, ito yung ginagamit, miniature. Throwaway prototype, this type will eventually be discarded or thrown away rather than becoming part of the actual product. So, throwaway prototypes are also called closed-ended prototypes. An evolutionary prototype involves building a basic but strong type that can further improve and build to form an actual product. Yeah, so ano na siya, parang medyo malapit na siya sa katotohanan. How do entrepreneurs plan the product's prototype? Yeah. Create a concept sketch. Ayan, drawing muna tayo. Develop a virtual prototype. Yan, pwede tayong gumamit ng mga softwares. Lalo na sa mga ano, yung gumagamit ng software na paano mag ano, mga 3D ganun. Yan, build a physical prototype. So after nating magkaroon ng virtual prototype, pwede na natin siyang i-try gawin na i-physical, no. So kailangan natin ng mga raw materials na kailangan. So dapat yung raw materials na indicated doon, yun din talaga yung gagamitin natin for the actual na product natin. Apply for a patent. Ayan, patent again. Kailangan natin ng ano, ng trademark or yung patent para ma-assure natin na yung ginawa nating product, tayo talaga yung creator nun. Hindi siya pwedeng i-copy ng ibang tao. Ganun. Locate a manufacturer. Yan. So, pag na-create natin yung ano natin, yung product natin, pwede na tayong maghanap ng kung sino yung pwedeng mag-manufacture nun. Or pwede rin naman tayo, no, kung meron tayong ability na i-manufacture yun. The product description supplies customers with important information about the product. So, prototype naman is a sample, model, or early release of product to test concept and or processes. And so, let's assume na we are buying items online. Search for 3 products that you need in everyday living and identify how the seller made the description of the product. So, yun, tingin tayo sa may Shopee or Lazada, no? Yan, I feel ko naman every week nag-check tayo ng Lazada natin or Shopee natin. And then, makakakita na tayo ng mga description doon.
Okay, and a question with the product description and product testing. I mean product prototype. You know. Okay, so yon, ito na, meron na tayong product testing validation. Ayan, parang video connection din naman siya ng prototype tsaka ng description. So, tignan na tayo sa people recruitment for business. Last na natin for chapter 10. Okay, again, chapter 10, 4 M's, and then lesson 5 na tayo. Nilaktaban ko na yung iba kasi hindi naman siya nagkakalayo with the product description and prototype. So next na tayo, lastly, yung people recruitment for business. So why should every entrepreneur be careful in choosing the best applicant suited for the job? No, ano kaya yung reasons bakit gusto ng company kailangan 4-year graduate kayo, no? Kahit ang baba naman nila magpasweldo. Ayan. And bakit kaya gusto nila 4-year grad kung kaya naman gawin ng mga hindi nakagraduate? Ayun, as a business owner, kung nga someday maging owner kayo, ayan, ano-ano kaya yung magiging qualifications nyo in hiring people, no? For your business. No, so depende pa rin sa business, no, kung gaano ka complicated yung business niyo. Okay? So yon, sabi kasi nila, 'di ba? Sabi nila na pag entrepreneur ka daw, hawak mo yung oras mo, no? Kasi syempre ikaw na yung may-ari ng business, eh. Ikaw na yung boss. So hawak mo yung oras mo. Unlike sa mga empleyado, hindi nila hawak yung oras nila kasi syempre hindi naman sila ang boss. Pero in reality, sobrang hirap ding maging entrepreneur. Sobrang mahirap din ang magiging boss kasi buong buhay mo kailangan mong i-dedicate para sa pagiging entrepreneur mo or else isang pikit mo pa lang diyan, maaaring mawala na yung lahat ng pinaghirapan mo. So dapat maging careful tayo as an entrepreneur. So hindi siya katulad ng sinasabi na madali, no? Ayun. And also, yan, iba-iba naman tayo ng success, no? Merong mga tao na nagiging successful sa pagiging entrepreneur and meron din namang mga tao na nagiging successful for being an employee. So, kanya-kanyang success yan. Walang best, walang mas nakakataas, no? So, depende yan sa luck natin, sa pinipili natin path. Okay, so pag feel mo hindi ka naman entrepreneur in heart, okay lang yun. Ayun, pwede ka na maging best in being an employee. Yun. Yan. So first, after this discussion of people recruitment for business, we should be able to identify the job position needed for the proposed business and create job posting to recruit people for the business. Yan. Sino na ba sa inyo dito nag-work? Nag-work na. At anong work? Yung wala pa bang nag-work dito? Yan. So, what are the roles of people in business? Yan. So, iba-iba naman tayo ng role. Yan. Merong for the HR, merong security guard. Ayan. So, same lang yun. Ayan. Kanya-kanya ng luck. No, merong umuunlad sa pagiging security guard. Merong pa rin namang umuunlad sa pagiging janitor. Merong umuunlad sa pagiging accountant. Diba? So, kanya-kanyang luck. Walang best. Walang mas better na profession, no? So, let us not demoralize yung ibang profession. Lahat yan pantay-pantay lang. Why is it important to select the best people who will work
in the business. Yun. So minsan pag nag-a-apply tayo kung hindi man tayo mapili, ibig sabihin no hindi tayo para doon sa ano na yon, sa business na yon. Baka mas magiging magiging best tayo, best version of ourselves pag nasa ibang business tayo no or nasa ibang company tayo. And how can you determine if an applicant is fit for the job? Yan. So yon, yung may mga qualifications na no kailangan no. So i-check lang, may mga checklist tayo. Okay, naka-graduate ba to ng 4 years sa college? Yan, graduate ba siya ng business course or ng other course? So depende yun sa work na ina-applyan, no. Yan. So may skills ba siya na ganito na kailangan natin? So recruitment, the process of finding and enticing potential applicants to fill the vacant positions in our organization. Yan, so nowadays meron tayong nagbabagang issue, yung atinista ata na ano, yung atinista na fresh grad pero asking siya for the salary of 60,000. Ayun, have you heard that? Narinig nyo na ba yun? Nabasa nyo na ba yun? Yung ganun. Yan. In the social media, merong graduate, fresh grad ng Ateneo asking for 60,000 na salary. So, dinecline niya yung, ano, yung 37,000. Yun. So actually possible naman 'yon no, yung 60,000 na starting salary. Possible talaga 'yon, especially para sa mga bilingual na graduate no, yung may mga iba't ibang alam na language. So possible na ganung range yung suspelduhin nila. And also for the ano, may mga certifications or sobrang complex nung ano nung course na pinili niya. So possible 'yon, yung 60,000. And especially knowing na graduate siya ng Ateneo or even LaSalle, yung mga tinatawag nating Big Four, possible siya do. Hindi dahil sa school na meron sila, 'yan. Hindi porke graduate ka ng Ateneo or ano or LaSalle, mag-aask ka ng ganun kasi meron, lalo na pag sa mga business courses, meron kasi silang mga connections na wala yung mga ordinary school, no? Syempre, yung mga kakilala nila dun sa school nila, eh, mga anak ng mga businessman, di ba? Anak ng mga politicians. Syempre, mayayaman yun, eh. So, meron silang mga connections na pwedeng makatulong doon sa business. Yan. And also, yung communication skills din nila, eh, ano, para talagang, ano sila, na-develop, no? Kahit nasa school pa lang sila. Sobrang sobrang ganda or sobrang skillful sila doon sa communication. And that is why pwede silang mag-ask talaga ng 60,000. Lalo na kunyari kung marketing ata yung ina-applyan niya, marketing associate. Then possible 'yon kasi ang marketing kasi more on communications, more on connections. Yan. So 'yon, possible naman siya, no? Pwede tayong mag-ask ng ganun. If you know your value, lalo na kung naghirap ka talaga nung college at pinalawak mo na yung connection mo. The human resource team is in charge of hiring potential candidates to be new employees of the business. Yan, so kung meron sa inyong maging gustong HR, sila yung gumagawa nito. Sila yung mga nag-hire, nag-i-interview. Ayan. So, depende rin naman sa business. Pero more likely, ang mga resource, human resource team, sila yung mga nag-i-interview, naghahanap ng mga applicants. Ayan. How should planning for the recruitment of potential applicants can be done? Ayan. So ano, so bawat company meron silang kanya-kanyang process no on how to recruit and kung paano nila i-test yung mga applicants nila. So first, meron tayong recruitment planning. Planning is the first step in recruitment process. Lagi namang planning, 'di ba? Lagi dapat
may plano muna bago tayo mag-proceed doon sa implementation ng ano natin, mga naiisip nating way no kung paano mag-recruit. So first meron dapat tayong detailed plan no. Planning is the first step in the recruitment process where all vacant positions are analyzed and described. So ito naman, itong mga vacant positions na na-analyze and na-describe, sinasubmit naman to ng mga managers and then yung mga supervisors natin. Kung gano'n, na-determine nila na may kulang tayo ng tao, panay tayo OT, panay tayo, ang dami na nating volume, nag-expand na yung business natin. I think we need another associate na tutulong sa atin. So, si manager and supervisors naman yung nagsasubmit nito sa HR. Hindi naman to basta-basta nalalaman lang ng mga HR na kulang dito sa department na to. So, may mga nagre-report sa kanila noon. A recruitment plan is mandatory to attract potential candidates from a pool of candidates. Yun. So, para hindi rin tayo magkamali sa pagpili ng tao, kailangan meron tayong recruitment plan. Doon na nakasaad yung mga ayan, ito yung mga job analysis and then yung mga job description, which is pinoprovide din naman ng mga supervisors and manager nung specific na department na kailangan ng tao. So there are two parts of recruitment planning. First is the job analysis. It's a tool to collect job-related data. It identifies the duties, responsibilities, skills, abilities, and work environment of a specific job. The essential parts of the job analysis are the job description and job specification. And so for the job description, includes information that is useful to advertise a specific job and attract pool of applicants. The job description is a statement indicating the education qualifications, qualities, work experience, and physical, technical, and communication skills required to perform a job. Ayan. Kaya pag sa college natin, bago tayo graduate, 'di ba, meron tayong intern, no? So doon pa lang pagbutihin mo na, no? Kasi baaring i-absorb ka nung kung saan ka nag-intern. Ayan. Kunyari maganda 'yung naging performance mo no nag-intern ka pa lang during your college. Pwede ka nang maging permanent doon, no? So pagka-graduate mo ng college, at least may work ka na agad, no? Kasi naging maganda yung performance mo doon sa internship mo. Okay, kung natatakot tayong baka i-reject tayo kasi wala tayong work experience. So remember, meron tayong internship. So pag pinagbutihan natin yung internship natin, ayan. So maganda ang kinabukasan natin, no? May i-absorb tayo ng company na yun. Job evaluation is the process of assessing, analyzing, and identifying relative value or worth of a job. Yan. To other jobs in the organization. Ito na yung paglalagay ng salary na pwede nilang i-offer for this kind of job. Yan. So, kailangan nilang i-check from other jobs. Yan. Yung range nung salary na i-offer doon. Yan. Kaya doon sa may atinista na na nag-ask ng 60,000, tapos 37 lang yung na-offer ng company. It is because syempre nag-research din yung HR kung ano yung pinaka maximum na pwede na lang i-offer for that kind of job. Ang average lang or siguro pinaka maximum lang na kayang i-offer for that job in the Philippines is 37,000 lang. So 37 lang yung ma-offer ng HR, no? So pero negotiable pa naman yung mga ganong case. So kung kaya mong mag-ask ng 60,000, then better, 'di ba? Ayun. So pero syempre as the applicant, ayan, kung nag-a-apply tayo, i-research din natin kung ano ba yung maximum na ino-offer for that job. Hindi pa rin tayong basta-basta lang magdi-dictate. Unless meron talaga tayong ibubuga, no, na pwede tayong mag-pass for the salary na ino-offer nila. Recruitment strategy
Yan, is a plan of action involving the organization's attempt to identify, recruit, and hire high-quality candidates to fill its open positions. Ayan, so, ito na yung ano, pag-i-screen nila, no, pag-i-scan nila ng mga applicants kung sino yung PPDE nila doon. Ayan, and then hanggang sa makuha nila yung pinaka high-quality na candidates. So yon, madalas talagang nangyayari na pag galing kang big four na school, hinihiwalay ka talaga sa other applicants. So ito galing tong Atenista, galing tong Ateneo, ay galing tong Ateneo, galing tong Lasal, and ano pang mga school na nasa top four or yung tinatawag na big four, hiwalay yan. Yan. May gumagawa talagang na company na ganun. And natural yon, let's accept that. Ganun talaga yung nangyayari sa corporate world. And then, next naman nilang division ay yung mga nasa ano, top, mga nasa honors, ganyan. Yan, hihibalay din nila yung mga Latin honor, mga first honor, ganyan. Yung mga daming awards, hihibalay din nila ulit yan. Ayun. So, yun yung mga una nilang ini-interview. Ganun. And syempre, marami pa rin namang mga companies na pina-priority din nila yung mga hindi graduate dun sa Big Four na yon. Syempre ang taas nilang mag-demand eh, 60k, 'di ba? Kung pwede naman nilang silang mag-hire ng ganun na same skill din naman pero tatanggapin yung 37,000, why not, 'di ba? Kaya marami pa rin mga companies na nag-hire ng mga graduate ng mga state universities, no? Yan, lalo na yung mga public schools. Yan. Isa rin sa mga kino-consider ng mga ano na yon ng mga companies kasi syempre may quality talaga pag graduate ng mga state universities or yung mga public schools. No, syempre ano yan eh mga scholar, ayan, may mga mini-maintain silang grade. So more likely may quality din talaga yung pinag-aralan nila. Searching is the process of recruitment where the candidates are sourced depending on the recruitment of the job. Next is the screening, no? Yung tinatawag na pag-i-screen, nag-filter na sila. Pero nangyayari talaga yun. So, kailangan pag-college mo palang gandahan mo na yung performance mo dun sa school mo, no? Kahit anong school ka pa, pero gandahan mo na yung performance mo. So, meron tayong two sub-stages ng screening, reviewing the resume, and then cover letters. Yan. Itong cover letters, ito yung intent mo na, ihahayag mo lang yung intention mo na mag-apply. No? Pagkari, first paragraph, nakita mo kasi yung ano nila, yung advertisement nila na they need this, they need people for this job, and then you are interested. And then next paragraph, it is because you have this kind of quality. So, ilalagay mo, I am a graduate of this school, and then I have gained these certifications, and then I have joined these organizations or groups or clubs in college na you have gained these skills and knowledges through those clubs. Ganon. Yan yung mga types ng cover letters. And binabasa din talaga to ng mga recruiters. Yan. Kasi dito rin nila napifeel na sobrang interested ka na mag-apply. Identifying the top candidates. Ayan. So, ito talaga more likely, ano talaga, yung pinipili nilang candidates ay yung mga nasa, may mga Latin honors. Ayun. And then, yung mga galing sa mga gandang school, matataas yung grade. Yun talaga, in reality talaga ganun. So, pag nagkunyari, hindi tayo ganun ka-performer, ayan, pag natanggap tayo, galingan natin. Kasi yun na yung magiging ano natin eh, foundation natin pag nag-apply ulit tayo from the, to the next company. Ayan, galingan natin. Evaluation and control, yan, effectiveness and methods of process are being assessed. Kung yan, nakapag-recruit na tayo, ganyan, na-hire natin yung top candidates natin.
natin. Pero ang nangyayari, hindi naman nag-i-improve yung ano, yung business. Ano kayang nangyari? No? May mali ba dun sa naging process natin? Baka naman na-overlook natin talaga yung mga magagaling na tao, no? Ayun. And recruitment process includes recruiting planning, recruitment planning, strategy, searching, screening, and evaluation and control. And so for example, leading company in the Philippines is investing in business in retail banking and real estate. The company needs an accounting clerk. So job title, accounting clerk, office of Pasay, corporate office is in Pasay. This position requires handling of general accounting processes. So the scope of work, and record and update purchases and sales transactions, record and update the collections and disbursement, update and record the market reports such as bank reconciliation, petty cash expenses, be responsible for doing administrative tasks. Okay, so how do you select the right candidate for the job? We have the selection process. So it pertains to the process of picking the right applicant for the right job. The organization should create a selection process to support the job description and to identify the applicant's knowledge, abilities, skills, and other characteristics required to do the job. Yun, kung siguro kung ano yung natapos nating course, we're likely ganun din yung job natin. Ayun, unless we are open to other path or other work. Ayan. Receptions of the applicants, preliminary interview, filling out the application form and employment test. Ayan, kung sa mga nag-a-apply na, ayan. Ayan, ito na to, yung sample ng pag-a-apply natin. So, merong reception for the applicants. Pero nowadays, Zoom, pwede na, no? And puro online na kasi ngayon. Hindi kagaya dati, kailangan natin pumunta ng office para mag-apply. Ngayon, pwede na siyang online, through online. Ayan, preliminary interview. Ito ginagawa to ng mga HR. Ayan, more likely, checking lang ng ano mo, ng resume mo, kung nagsasabi ka ba ng totoo. Ayan, so filling out of application form, hindi yan nawawala. And then employment test, no? Pwedeng personality test or the technical, checking your technical skills. Final interview, ito ginagawa to ng ano na to, ng mga managers and then supervisors. Sila na nag-i-interview sa'yo. Kung swak ka ba doon sa job nila. Physical, ito, more likely ang, ano na to, so for the final interview, ang chine-check nila dito yung personality mo, no? Kunyari, kung ano ba, kaya mo bang mag-work overtime? May attitude ka ba? Lagi ka bang late? Ganun. Or, pagbibigyan ka nila ng isang situation, paano mo siya isosolve? Ayun. So, more on, ano na to, personality test na siya, no? Yan, personality check. Physical and medical examinations. So, mahalaga na alagaan natin ang sarili natin, yung health natin. Yan, kasi kahit na sobrang galing natin sa school or performer tayo, top performer tayo, eh lagi naman tayong puyat, hindi naman tayo natutulog ng sa tamang oras, hindi tayo kumakain sa tamang oras. So, maaaring may effect siya sa health natin. So, kahit gano'n pa tayo kagaling sa interview, sa test, sa gano'n kaganda yung CV natin or yung resume natin, eh palpak naman tayo sa physical and medical examinations, hindi pa rin natin makukuha yung work. So let's make sure na nakakatulog tayo sa tamang oras and then kumakain tayo sa tamang oras, may pahinga tayo, and alagaan natin ang sarili natin, wag din puro aral, no? Ayun. So tamang ano lang, tamang aral at tamang pahinga. Hiring, ayan, na-hire na tayo, and then orientation na. And madalas, first day natin orientation. So, introduction to ng company, tapos yung mga do's and don'ts, mga, yun, yun lang tayong mga list ng dapat nating alamin, no, on our first day. Some businesses include, in the last step, the training of the newly
hired employees. This is to ensure the efficiency of the employees in actual workplace. However, this depends on the nature of the business. Yan. So, unang, syempre, mga unang week lang natin or unang month, puro tayo training. Tapos, pag pwede na tayong mag-live process or yung tinatawag na pwede na tayong mag-handle ng mga processes na yon. So, pwede na yon, no? Pwede ka nang mag-start talaga ng work. Other consideration when hiring people, yan, compensation. Yan, pinaka-big deal talaga yan, ang compensation. This includes the benefits, yung mga basic pay, yan, yung mga sick leaves natin, yung mga vacation leaves, yan, mahalaga yan. Yan, huwag tayong magpapaabuso kung anong nararapat sa atin, ating i-demand. Organizational policies and then company manual. Yan. So, can you think of other considerations when hiring people? I think isa sa mga kinoconsider ng company namin, yun, dun sa other work ko, yun. Actually, I am working also as a fund accountant. Ayun. Monday to Friday, working ako as fund accountant. Ayun. So, isa sa kinoconsider ng company namin ay yung attitude. Yan. Pinakamahalaga yan, attitude. So, kung nakapasa ka na sa screening yung mga job qualifications or yung maganda na yung ano mo, yung CV mo, ang last touch na check talaga nila ay yung attitude. Yan. Yung attitude mo towards to work, kung madali ka bang mainis, pag sobrang dami ng ginagawa, ayan, baka X ka, hindi pwedeng ganun sa work. Lagi ka bang late? Ayan. Pag lagi kang late, nakaka-alarm din sa mga managers and supervisors yon. Ayan, bakit ka lagi kang late? Ganyan. Ayan. Hindi mo nasasubmit sa deadline yung mga reports mo na kailangan mong isubmit. Ayun, pangit din yun, bad behavior yun. So yun, kaya tayo nag-aaral, habang dun pa lang, habang studyante pa lang tayo, ine-exercise na natin kung paano tayo mag-submit on time. Kung paano natin gagawin on time yung mga, ano natin, works natin. And also, yung attitude din, we know workout na natin yun habang nag-aaral pa lang tayo. So how you respect your teachers, your classmates, yan. Siyempre, someday may mga magiging ka-work ka din. Paano mo ba sila itrato, di ba? Ayan. Kung meron tayong leaders, nagpabigat ba tayo ngayon? So, dapat kung feel natin pabigat tayo ngayon, dapat i-make sure natin na hindi na tayo ganun sa workplace. Kasi hindi tayo makakahanap ng work pag ganun, kung pabigat tayo. So, ngayon pa lang, dapat i-exercise na natin na yung magandang attitude, no, towards our studies. Yan, para madala natin siya in the future pag nag-work tayo. So again, hindi lang yung skills and knowledge yung tinitignan ng isang company as well as yung attitude. No, pinakamahalaga yan, attitude, yung behavior natin. Yan. Yan. Kung paano natin irespeto yung mga kasama natin. So walang pake yung mga managers talaga kung ikaw yung may pinakamaraming certificate, ikaw yung pinaka-top performer. Once na nakarating na kayo doon mismo sa office, ayan, pantay-pantay na kayo lahat dyan. So, hindi ka dapat mag-attitude. Okay? So, ngayon, habang nag-aaral pa lang tayo, i-exercise na natin yung good na attitude. Yung magandang behavior na pwede natin dalhin at i-spread sa mga co-workers natin as well as sa mga top managers natin. Okay, so organizational structure and elements. An organizational structure is the manner in which the activities of the organization are organized, controlled, and coordinated in order to achieve the organizational goals. Yan. For sure, sa organization and management na nadaanan natin to. Yan, yung mga type of organizational structure. So, merong centralized. Ayan, lahat ng decision sa centralized organizational structure, lahat ng decision ay made by the top management. So, walang
walang say ang mga nasa mga subordinates, no? Lahat lang sila ay puro actions. And then kailangan nila ng approval or decision from the top management. Pag decentralized naman, no? When lower management is allowed to make important decisions. Ayan. So ayun, pag decentralized naman, may say yung mga nasa lower management. Yun. Siguro dahil yung business, pinapahalagahan din nila yung magiging comments ng mga nasa lower management, which is dapat ganun. Kasi syempre sila yung gumagawa ng actual work. Baka naman sobrang hirap ng work, pero in the view of top management, parang madali lang siyang gawin. Pero in the case of lower management, which is sila yung gumagawa ng actual work, mahirap pala siya. Okay, yan. So, tip, centralized structure has a defined change of command. While decentralized structure gives almost every employee a high level of personal agency. So yun, kung pipili tayo, di dapat sa ano na lang tayo, decentralized, no? Yan, lahat ng tao pantay-pantay dito, no? Lahat ng tao may say. And then, kinoconsider ng top management yung comments natin. Yan. Organizational element, we have the common purpose. Yan. Siyempre, yung ano natin, yung organizational goal natin, yun talaga, yung objective natin, yun yung dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama, di ba? Sa isang organization. Coordinated effort, no? Yung, let's make sure na yung effort na ginagawa natin, iniisip natin yung effect niya with the other department. Yan. So, connected tayo. Hindi pwede tayong ano lang, selfish, no? Kung ano lang yung gusto natin gawin, yun lang yung gagawin natin. Let's make sure na yung effect ng work natin. Let's think na yung work natin may effect siya sa other department. Division of labor. Ayan, dapat meron tayong specific na job. Hindi pwedeng lahat sa atin. Kaya meron tayong dapat na division of labor or segregation of labor. Hierarchy of authority. Mahalaga siya kasi para ma-push natin yung mga subordinates natin na gawin yung ano nila, yung work nila. Kasi kung walang boss, walang leaders, wala ano yan, sabog yan, no? Wala, baka walang gumawa kasi walang nagagalit. Yan. So, yun. For the people recruitment, yan, pwede natin siyang i-apply din sa group works natin in the business plan. Yan, sino ba yung tumayong ano manager nyo? Ayan, sino yung na-recruit nyo as subordinates, mga secretaries or assistants, di ba? Yan. So, do you have questions? Yan na. 2:43 na pala. 15 minutes na lang next ano nyo na. So, I think i-dismiss ko na siya. Yan. Kung may questions kayo, PM nyo na lang ako. Thank you, everyone. Have a nice weekend. Thank you.